pag sinabing indirect, hindi siya direkta. Mayroon siyang ano, mayroon siyang bagay na nagamit or na nadaanan, no? Katulad na lang ng yung kamay o nakahawak sa mga bagay-bagay. Katulad, wag na tayong lalayo. COVID. Paano nakakahawa ang COVID? Saan 'yon body fluids nang gagaling yung COVID? Sa saliva, sa sipon, sa plema. So paano 'yon? Pag nagsalita ka, tumalsik, at itong mga ano indirect, mabibigat 'yan na mikrobyo. Hindi sila nananatili sa air, bumababa sila doon sa mga nahawakan ng tao. Kaya nga paano ito nalilipat yung COVID sa iba? Sa pamamagitan ng laway, pag nag-hatching, nagsalita at nag-ubo, na tumalsik doon sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga bagay na nahawakan ng tao, ng common na hinawakan ng tao, katulad ng doorknob na ililipat din ng kamay yan, no? So, kaya nga, paano ito nakakapasok sa katawan? Sa mata, sa ilong, sa bibig. Kaya nga, how to prevent the spread of this virus, itong original, itong COVID, no? You have to wear face mask. You have to you wear a face shield, physical distancing, no? And of course, magpabakuna ka. Meron pa ba sa inyong hindi nagbabakuna dyan? Omer, bakit hindi ka pa nagpabakuna? Ba? Ah, okay. Sige. Ah, takot ka kasi magiging zombie ka. So, hindi nag-aalanganin ka pa rin kasi baka magka-zombie ka. Oy, naku po. Alam nyo ganito, mga anak. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Maniwala na kayo sa akin, sa mga doctors, sa mga nurses. Hindi kami magpapabakuna kung totoong nagkakasumbi kami. No? Alam nyo, yan lang ang maiaambag natin sa ating ano, sa ating lipunan. Alam nyo, kung hindi kayo magpabakuna, naku po, hanggang ganito na lang ang buhay natin. Puro lockdown na lang. Hindi tayo babalik sa normal. Sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi natin maa-attain yung tinatawag na herd immunity. Ang herd immunity, yung ibig sabihin, wala na, napuksa na yung virus kasi lahat tayo, hindi na tatalab yung virus sa atin, hindi na sila makakapag-multiply. So kung lahat tayo nakabakuna na, wala na, ma-eradicate na yan. Baka nga hindi na tayo magmamas eh. Baka normal na yung babalik na, normal na yung buhay natin eh. Eh pero dapat, paano natin ma-attain yung, ano, yung herd immunity? Kailangan mga 80% ang mabakunahan. Pero alam nyo ngayon kung ilang percent pa lang tayo? 20% pa lang, matagal pa. Naku po. Alam, mayroon na ba kayong, alin ang mas marami kayo nababalitaan? Yung namatay sa COVID or namatay sa nabakunahan? Ako kasi wala pa akong, sa totoo lang, wala pa akong nababalitaan na namatay na nabakunahan. Yung mga naririnig nyo, sabi-sabi lang yan. Maniwala kayo sa akin. At, pag nagka-COVID ka, okay, kung gumaling ka, pero naging serious ka, nagkaroon ka ng paghirap sa paghinga, naka-survive ka. Pero ano, mayroong ano yan, mayroong tinatawag na long COVID syndrome. Alam nyo yung long COVID syndrome? Ilang buwan na, ilang taon na, hindi ka pa rin nakarecover. Baka nga yan ang dahilan kung bakit hindi ka din makapasok sa trabaho. Kasi yung COVID na yan, napakatindi ka yan. Pagka, okay lang, swerte mo kung ikaw naging asymptomatic. E paano naging symptomatic ka? Sisirain niya yung utak mo, sisirain niya yung lahat ng organs mo, kidney, liver, lungs, lalo na. Eh may x-ray kayo eh. Eh kung nagpa-x-ray ka, alam mo ba dyan? Sasabihin ay piklat lang, ay pero mukhang delikado ka na, hindi ka napapasa dyan. Eh magpabakuna kayo para, alam mo, pagka tinamaan ka ng COVID, it's either mamatay ka or maliligtas ka.
Eh, pero kung nagkaano ka, naligtas ka pero nagkasibir ka, yun na nga sinasabi ko sa inyo. Mayroon kang dadanasin ng long COVID syndrome. Matagal mag-recover ang mga organs mo. Baka pag ikaw ay magpa-medical nga, lalabas pa rin yan. Matagal yan. Mayroon yung mga nangihingal pa rin. Ilang buwan na. Matagal ang recovery yan. So matakot kayo. Matakot kayo. At isa pa, eh na, hindi na kayo po pwedeng ano eh, hindi na kayo po pwedeng pumunta sa mall na walang bakuna. Hindi sa pinipilit namin kayo, that is your decision. Ay kaso lang, unang-una para hindi kayo magkasakit, hindi kayo mamatay, hindi kayo magkaroon ng long COVID syndrome. Kawawa naman yung mga ano nyo, yung mga pamilya nyo kung mayroon kayong kasamang senior sa bahay. Alam mo, naniniwala ako na ano, ako mismo magsasabi sa inyo, na pag may bakuna, protektado ka. May anak ako na nag-positive. Kasama ko siya sa kwarto. Iisa lang yung kumot namin. Iisa lang yung kwarto namin. Naka-aircon kami. Alam mo, ano, nung nagpa-test kami lahat dito sa bahay, negative ako. Mayroon akong kamag-anak. Alam mo, Pangasinan, ang daming may ano dyan. Maraming namamatay, marami ding mga na hospital. Kulang na nga yung hospital, di na tumatanggap. Isa na yung kapatid ko doon na nag-critical. Nag-critical yung kapatid ko. Wala kasing bakuna eh. Kulang pa bakuna doon eh. Alam mo, yung stepmother ko, which is 80 years old, more than 80 years old na siya. Alam mo, hindi nahawa yung stepmother ko. Meron akong kapinsan na BHW doon sa Pangasinan. Siya ang tagala na dala doon sa ospital ng mga namatay na nga. Minsan, pagdala niya doon eh. Yung kapatid ko, siya yung nag-alaga. Siya ang nagdala doon, nagdadala doon. Alam mo, inuubo-ubo siya. Nag-aalala nga ako. Sabi ko, naku, baka may positive ka na. Pero hindi siya, ano, lumala. Gumaling. Eh, kasi may bakuna siya eh. So, yun ang ano, patunay na pag may bakuna ka, may protection ka. Ang importante yung huwag ka sanang dumaan sa malala, baka ikaw na yung isa sa magiging long COVID syndrome. Naku po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mga ano pa naman kayo, sasakay pa naman kayo. Kaya maniwala na kayo. I respect your ano decision, pero please. Okay, actually mayroon ano yan eh, may na humihina yan, kaya nga mayroon tinatawag na ano eh, booster eh, humihina yan. So you have to decide. Okay, ang sabi na according to the experts, mga 8 months kailangan na naman natin ano, magpa-booster. 8 months kasi humihina siya. So ano, kung ako sa inyo, hindi na ako dapat. Okay, maniwala dyan sa sumbi-sumbi na yan. Hindi na ako magpabakuna kung alam kong ganyan yan. Hindi ko na, di lahat sumbi kaming magkaanak na. Yan ang talaga, yan lang ang ambag mo sa lipunan. Please, disseminate the information. Sana lahat magpabakuna. Huwag kayo matakot. Wait, ako sa Sinovac? Sinovac ang vaccine ko? Pabakuna kayo ha?